Good morning, everyone. Welcome to Pandesal Forum here at Kamuning Bakery Cafe. We are going to start in a few seconds. Ang topic natin today, nag-request to speak here at Pandesal Forum, si Mr. Diego Magpantay, National President siya of Citizens Crime Watch. In-invite niya yung chairman ng ano niyo, no, grupo niyo, si Attorney Ferdy Topacio, pero may emergency yata, hindi pa sure. Parang wala yata na emergency. Maybe I-explain ni Mr. Magpantay na lang kung nasaan siya. We'd like to invite si Mr. Diego Magpantay, ang nickname niya, Jigs, to explain anong topic this POGO is, anong pag-uusapan about POGO. It is a very controversial industry na I don't know anong stand nila. Are they for it, against it, or in what form? Pero nasa headlines in the last few months and then in the last few weeks pa always pinag-uusapan pa sa Senado and other, even si President Bongbong Marcos nag-express ng this parang negative impression about POGO in general. I think all over Southeast Asia pinagbabawal na one by one except I think in the Philippines. Let us invite si Mr. Diego Magpantay of Citizen Crime Watch to explain anong scenario, what's happening, tapos ano ang stand ng NGO ninyo against or for POGO. And then may nagsabi pa, sabi pa ni Attorney Magpantay, gusto niyo daw pag-usapan ng IBC 13. Mayroon siyang complaint yata about some cases or anomalies. We'd like to ask him questions later on. Dito sa Pandesal Forum, non-partisan tayo, meaning we are not for or against anyone. We are just for finding the truth and the issues behind ano nangyayari. Welcome, Mr. Diego Magpantay. Bakit kayo pumunta sa Pandesal Forum to talk to media? Thank you very much, Ka Wilson. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan natin sa media at habi pa mga bisita po na naandito. Well, mahalagang issues po ang ating pag-uusapan ngayon na nais nating maiparating sa publiko through the media. At ito una yung nabanggit ni Ka Wilson, yung problema natin sa IBC 13. Which na alam naman natin yung IBC 13, isa po sa government-controlled corporation as far as media is concerned. At yung controversial na issue din po sa POGO, sa operation po ng POGO, whether kami po ay pabor o hindi, pag-uusapan po natin yan at alamin natin, kayo mismo magsabi kung kailangan ba natin ipagpatuloy yung operation ng POGO o hindi. So pag-uusapan po natin yan. But nais ko lang po munang sabihin sa inyo kung ano po ang Citizens Crime Watch, yung hindi po masyadong nakakaalam, but alam naman po, kilala po natin yung Citizens Crime Watch pagdating po sa problema sa issue ng corruption. At tayo po ay hindi nawawala, lagi pong naandyan tayo at marami na po tayo mga government officials na sinampahan ng kasong graft. Meron na rin pong nagkaroon na rin ng judgment yung iba nating sinampa at marami pa rin po ang hinihintay nating mabigyan ng desisyon ng Office of the Ombudsman. Ngayon, kami po sa Citizens Crime Watch, sa pamumuno po ng aming National Chairman, si Attorney Ferdinand Topacio, ay pinanindigan po namin yung aming laban sa korupsyon. Ito, hindi po laban ito ng Citizens Crime Watch, kundi laban po ito ng sambayanan. Ginagawa po natin ito maging noong pa, mga naunang panahon when we were established or organized. 1993 pa po tayo na nakikipaglaban up to this moment. At kahit sino pong administrasyon na nakaupo, basta meron pong korupsyon at tayo ay may napapanghawakan mga dokumento o ebidensya na magsasabi na
posible mayroon talagang korupsyon na nangyari sa isang ahensya ng gobyerno, atin pong nilalabanan yan. At hindi po ibig sabihin tayo lumalaban sa korupsyon, tayo ay lumalaban sa ating pamahalaan. Tayo po ay sumusuporta. Ito pong ating ginagawa na ito ay suporta po sa administrasyon. Pagkat alam naman natin, walang gobyerno na nagnanais na mamayagpag po ang korupsyon sa ating pong bansa. Ang problema lamang, mayroon pong mga opisyal sa pamahalaan na tila nakakalimutan po yung kanilang obligasyon at ito ay natatakpan ng kanilang interes sa kanilang posisyon. So tayo ay may commitment din tayo na tulungan po ang gobyerno natin na malabanan po ang kahirapan. Pagkat yun namang kahirapan din, pagdating po sa grassroots, yun ay nagiging dahilan din kung bakit may mga maliliit tayong mga kababayan na nai-involve sa mga criminality dahil din po sa kahirapan. At siguro na dinig natin yung pinag-uusapan din na Maharlika Fund. Ano? Kami sa Citizens Crime Watch, maganda po, tinitingnan namin, maganda yung objective ng Maharlika, but nagiging issue po sa kukuha ng pondo. Marami pong pagkukunan ng pondo kung titingnan natin. Marami pong non-performing asset ang ating pamahalaan. So pag-uusapan po natin yan. At siguro unahin po natin itong issue sa IBC 13. Alam naman natin yung IBC 13 noon pa. Talagang ang korupsyon, kami po ay nagkakandak ng investigasyon. Ang sabi po ni Attorney Topacio nung isang araw na pinag-usapan namin ito, let us conduct an investigation kung ano talaga yung mga nangyayari sa IBC 13. In fact, sumulat na po kami kay Mr. Hexon Alvarez. May hinihingi po kami datos, but until now, hindi niya kami binibigyan ng kasagutan doon po sa aming sulat. Sino yun? Sino yun? Si Mr. Hexon yun. Alvarez. Anong position niya? Yung po ang presidente ng IBC 13. Yes. Ngayon, nalaman po namin sa aming inisyal na pag-aaral sa mga nakakalap na naming mga dokumento na matindi po ang korupsyon sa IBC 13. Ano? Yung IBC 13, napakaliit lamang pong lupa ang nasasakupan ng IBC 13. Pero ngayon, mas lalo pong lumiit. Siguro, halos yung building na lang ng IBC 13 ang natira sa kanilang lupa. Gano'ng kalaki bang original lot area ng IBC 13 nasa Quezon City? Nasa almost 5 hectares lang. Tapos, ano nangyari na? Aba, 4.1. Nasa 4.1. Kung titingnan po natin yung compound ng IBC 13, malalaking building na po yan ang nakatayo dyan. Mga condominium. Pero nag-iisa po ang may-ari ng itinayo dyan. Ang tinatanong po namin, paano na itayo yung building na yan na pag-aari ng R2 Builders. Yun din po ang dapat naming alamin at inaalam po natin yan. Kundi hindi pa rin po tayo sinasagot ng management ng IBC 13. Pagkat sa amin pong impormasyon, natayuan po dyan ng building, mga condominium, sa pamamagitan ng joint venture agreement between R2 Builders at IBC 13. Ngayon, hindi po natin kino-question kung yan ay napunta sa kamay ng isang pribadong organisasyon o korporasyon. But ang kino-question natin, yan ba ay tama? Dumaan ba sa tamang proseso? Public bidding. Oo, dumaan ba sa public bidding? Kung joint venture agreement, dumaan ba yan sa ating gobyerno sa Palasyo Malacañang at pinag-aralan yung kanilang joint venture agreement? Pagkat alam ko, pag may joint venture agreement, dadaan yan sa General Counsel ng ating gobyerno, sa GOCC. Pero hinihingi po natin ang kopya ng joint venture agreement, hindi pa tayo binibigyan. At ang ating pong impormasyon, meron pang ginawa sila na amendment or amended joint venture agreement. Kung ano po yung mga nakapalaman dyan, yan po ang dapat nating malaman. Pagkat kung hindi alam ng taong bayan kung ano po ang nangyayari dyan, napunta na sa pribado. Ibig sabihin, halos binili na po ng pribadong korporasyon. Ngayon, kung ibinenta po, yung ba ay tama sa proseso? Pero isa lamang po yan sa problema sa IBC 13.
Napakalaki pa po ng problema dyan, even yung kanilang mga obligasyon sa mga empleyado. At yung kanilang sistema ng pagpapatakbo ng IBC 13, marami pong anomalya dyan. Marami nang inilabas ang Commission on Audit na mga audit observation at iba pa. May mga procurement na hindi dumadaan sa, allegedly ha, hindi dumadaan sa bidding. Yun po ang gusto nating malaman. At nakakalungkot pa rito, ano, yung mga matataas na ranggo dyan sa IBC 13, abay sila, nag-increase ng sweldo. Pero yung mga empleyado, ilang taon na hindi nag-i-increase. At yung mga retirees, napakarami nang nagre-retire. Pero hindi nakakatanggap ng kanilang benepisyo na dapat pinakinabangan na ng kanilang pamilya. Bakit hanggang ngayon hindi nila binabayaran? Ngayon, kung joint venture agreement ang nangyari sa IBC 13 at yung pribadong korporasyon, saan napupunta yung ingreso nun kung may napupunta man? Yun ang dapat nating malaman. At kami po sa Citizens Crime Watch, we are obliged to file a criminal case against people in the IBC 13, yung po mga nagpapatakbo niyan. Pagkat kinukuha po namin, may mga hawak na rin kami mga datos, may mga hawak na kami dokumento, but still we need to investigate further para masiguro po natin. At dito ang pinoproteksyonan po natin, hindi lamang po yung ating mga empleyado, yung ating mga trabador dyan, kundi ito po ang interest po ng ating assets ng ating gobyerno. Pagkat naghahanap tayo ng pondo para sa Maharlika, dito pa lang pwede na tayo makakuha eh. Di ba? Dito pa lang pwede natin makuna ng pondo. But nag-usap na po kami ni Atty. Lito Paso dito at ng ating legal panel, pag-aaralan po namin lahat yan. At itong si Mr. Alvarez siguro kailangan magpaalam nito dito sa IBC 13 eh. Ano? Kailangan, hindi niya naiibibigay ang tamang benepisyo sa gobyerno, sa mga trabahador. At hindi niya rin napoproteksyonan. Although, wala pa siguro dyan si Mr. Alvarez. Pumasok. Bago lang ba siya? Hindi, dati na. Pero parang time pa yata ni President Duterte yan. Pero yung corruption dyan sa IBC 13, nagsimula before pa na naupo si dating Presidente Duterte. So, ito pong problema na ito, abay, tingnan ninyo, humihingi sila ng pondo sa ating pamahalaan, taon-taon, wala namang pakinabang itong mga opisyal na nakaupo dyan. So, isa pa sa pinag-uusapan dyan, yung privatization. Bakit hindi natin tapos? Gusto na nila i-privatization, pero bakit napipigilan at itinatago nila? Ano? So, napakarami pong mga nangyayari sa IBC 13, nangihinayang po tayo pagkat biro mo, may binili pa sila dyan na equipment. Nung binili nila, hindi na nila dinaan sa tamang proseso, abay, baka nagsir, hindi na rin pwedeng gamitin eh. Anong klaseng equipment pinag-usapan? Yung mga equipment nila na dapat na in-install nila dyan sa studio ng IBC 13. Hindi pa nga naikabit. Abay, baka next year, obsolete na yan. Sayang. So, more than 100 million pesos ang ginastos ng ating pamahalaan para equipment. Dyan. More than 100 million pesos. 185 million pesos. So, napakalaki pong halaga ang nasasayang dahil po dito sa mga ganitong sistema. Kaya, ayaw po namin na aalis ang mga naandiyan sa IBC 13 pagkat of course hindi natin alam with the present administration, hindi natin alam kung sila ay magtutuloy-tuloy. Ba't ang alam natin, dapat December wala na sila dyan eh. Pero umalis man sila dyan, hahabulin pa rin natin sila. Hindi po tayo papayag na hindi natin sila mahabol at magsasampa po ang Citizens Crime Watch ng kaso laban po sa kanila. Ito ba ay bagong complaint lang sa inyo? Bagong itong controversies sa IBC 13? Bago lang ba lumapit sa inyo yan? No, matagal na rin siya. Pero bago namin inilabas, kailangan konkreto lahat ng ebidensya. Kaya mahirap naman na tayo magsasalitaan tayo kasi wala tayong konkretong ebidensya. Kaya inilabas namin ngayon. So ngayon, ang sinasabi nyo,
may plano kayong magsampa ng kaso sa korte, sa Sandigan Bayan? Paano yan? Sa ombudsman po, because ombudsman. Ano rin sila eh? Part of the government, although... So si Attorney Fordito Pasio, yung chairman ninyo, ang abogado nyo? Apo, apo. Ang Citizens Crime Watch po ay may legal panel. At ang chairman ng ating board, si Attorney Topacio, at ako po yung national president. But normally po, pag ang Citizens Crime Watch ay nagsampo po ng kaso, just like yung pinail natin sa BCDA at iba pa, dumadaan po yan sa panel ng Citizens Crime Watch bago po natin isampa. May nagko-complain din sa inyo tungkol sa POGO. Ang POGO yung Philippine Offshore Gaming Operations, tama? Apo, apo. Anong mga complaint tungkol sa POGO? Tapos anong comment ninyo na parang negatibo yata ang Pangulong Bongbong Marcos sa POGO? Parang dumadami ng mga senador na umaayaw dyan. Parang dumadami na. Well, ang POGO po kasi yung sa ating mga kababayan, ang pagkaintindi po nila yung POGO ay nakakakolekta ng malaking pondo, malaking pera na dapat naman magagamit din ng Philippine government, yung PAGOR, yung ating Philippine Amusement and Gaming Corporation para sa kanilang mga social supports, 'di ba? May mga social projects din sila. At yung POGO operation, naging issue po yan. Kailangan bang ituloy o hindi? Well, maraming nagko-kontra, ang sabi nila. Para may debate. Oo, nagdi-debate sila. Kailangan mawala na, kailangan mahinto na, mayroon magsasabi na kailangan ituloy pagkat marami ring nabibigyan ng employment. Okay. So, kami po sa Citizens Crime Watch, tinitingnan po namin yung sitwasyon. Ano ba talaga kailangan bang ituloy-tuloy natin itong operation ng POGO na ito? Pero kung titingnan natin sa kailaliman sa operasyon po ng POGO, abay mukhang hindi yata dapat. Pagkat yung nangyayari dyan sa POGO ngayon, just imagine, bibigyan ko kayo ng mga litrato ng mga pag-aabuso sa human rights. Ang masaklap dito, eh hindi lamang po mga Chinese workers ang biktima. Marami po din tayong mga kababayang Pilipino na nagtatrabaho sa POGO na nagiging biktima rin. Hindi lang tinoturture, talagang pinapatay nila. Ito, Chinese to. Ha? Yung mga kababaihan natin, mga Pilipina, nabibiktima po ng pang-aabuso. Anong prostitution? Ano reaction niyo sabi ng ambassador ng China na ayaw ng China, Cambodia, Malaysia? Yun po ang nakapagtataka ano. Sa China mismo ayaw nila, bawal. Dito sa Pilipinas nagpuntahan yung mga Chinese. Yung mga Chinese na nagtatrabaho dito, hindi pa natin alam kung dokumentado o hindi. Pero nalalaman po natin na pag dumating sa Pilipinas, membro po ito ng mga sindikato eh, doon sa China. At dito, namayagpag ang kanilang sindikato. Hanggang ngayon, namamayagpag po yan. Magtataka ka. Pag dumating sila ng airport, abay may escort pa. Akala mo kung sinong VIP ang dumating. Ang dumating, sindikatong Chinese na mag-ooperate dito sa atin. Ano reaction nyo? Sabi ni Secretary Diokno, ipasara na lang lahat yan, wala yun, hindi worth it daw. Sabi yata ni Diokto, kung di ako nagkakamali, parang sinabi niya sa Senado, or hindi ko alam, nabasa ko lang na sabi niya na yung beneficio maliit lang kumpara dun sa mga sakit sa ulo. Kasi yun ang pakiusap din ng ambassador ng China daw na ihinto na lahat yan. Well, hindi po kasi yung ang publiko po hindi po nakikita, hindi nila nalalaman kung ano talaga po ang nangyayari sa POGO operation. Ano? Pero sa mga nakala po natin na mga dokumento, parang hindi dapat. Mas mainam na hintuin na po ang POGO kung ganito rin lang po ang mangyayari. Ayun, mga Pilipina nating mga kababayan. Yun din ang gusto ng ini-exploit presidente. Nila. Yun yata ang gusto ni presidente. So, nagkakaproblema pa yung ating mga pulis pagdating sa nangyayaring krimen.
Pero magtataka ka naman, abay itong mga POGO workers na to, mga POGO operators na to, abay may mga escort pa mga pulis. Hindi natin alam. Ang alam natin, pagdating sa PNP, meron lang silang opisina na sila ang dapat na mag-secure ng mga pribadong individual na nangangailangan ng security. Pero dito yata, ito mga workers ng POGO na ito, ewan ko lang kung anong meron sila. Bakit ang daming gustong mag-escort ng mga pulis? Ano? May tanong dito para sa Citizen Crime Watch. Taga Cebu at taga Davao siya. Columnist siya ng Davao. Nanonood siya sa Facebook Live ng Pandesal Forum. Ang tanong niya sa Citizen Crime Watch, Mr. Serapin Ledesma, despite the overt and rampant smuggling of onions and other agriculture products, not a single person has been prosecuted. Is there additional power needed by your NGO? Akala niya kasi to curb smuggling. Anong magagawa ng mga NGOs and other offices para ma-stop daw ang smuggling ng onions and agriculture products? Well, may stand ba kayo dyan? Nais ko pong klaruhin yung Citizens Crime Watch. Tayo po ay NGO. Hindi government office. Hindi po tayo government agency. Kami po ay Citizens Watchdog. Private NGO kayo, di ba? But alam nyo, nung maupo po si Presidente Bongbong Marcos, sumulat po tayo sa Malacanang. Ini-offer po natin yung ating serbisyo, voluntary service sa Malacanang para tayo po ay makatulong sa ating gobyerno. Kung ang hinihiling namin, kung pwede nila kaming gawing official watchdog na wala kaming hihingin sweldo, yun ang hinihiling natin. Pero with or without that, kami po sa Citizens Crime Watch ay magpapatuloy. Ngayon, yung tungkol po sa sibuyas, siguro ibang forum po natin, pag-uusapan po natin yan. Sige, kayo ni Attorney Tapasio, pag-uusapan nyo naman sibuyas. Oo. Tapos magsaserve tayo ng omelette. Sibuyas and itlog naman. Pero yun sa POGO, umaayaw na rin kayo. Ganyan ba yun? Actually, kung ganito rin lang po ang mangyayari, although may mga POGO operation naman siguro na matino, wag naman sanang madamay yung iba, but dito, specifically dito sa Las Piñas, ito Chinese mismo, victim ng mga sindikato dito sa Pilipinas, ito ba lumabas sa mga news natin? Hindi. Napakarami po nito, hindi lang mga lalaki, kundi mga babae. So, ano pang mga next steps ninyo dito sa IBC 13 and POGO? Schedule nyo sa kaso ng IBC 13 daw? May nagtatanong. Well, sa IBC 13 po, kinukompleto lang namin yung aming mga datos at sabi nga ni Attorney Topacio, imbisigahan natin maigi. At siguro naman, may itago ito. Noon pa talaga may problema na dyan sa IBC 13. Pero bakit hanggang ngayon hindi nariresolba? Napakalaki po ng problema, even yung ating mga nagtatrabaho dyan. Sayang po ng IBC 13. Noon, alam natin, napakaganda ng IBC 13. Pero ngayon, maganda pa rin doon sa mga nangungurakot. Pero doon sa mga empleyado, tayo hindi po tayo nakikinabang na maigi. Even yung kanilang mga pinapasok na kontrata sa DepEd, bubusisihin po natin yan. Pagkat malaki po ang pondong inilaan ng DepEd at ng IBC 13 para doon sa kanilang campaign, lalo ng pandemic. Pero sorry, may tanong dito sa Philippine Star pala. Si Mr. Manny Tupas ng Philippine Star Newspaper, nanonood siya via Facebook Live sa Pandesal Forum. May tanong siya para sa Citizen Crime Watch. Sabi ni Mr. Manny Tupas, if may mga kasabwat sa gobyerno ang mga illegal na POGOs, if yes, saan usually? Sabi pa niya, sa law enforcement ba kagaya ng police or immigration department
o iba pang ahensya ng gobyerno ang may mga kasapuat sa korupsyon? Ito ang tanong ni Mr. Manny Tupas of Philippine Star. Yung mga illegal, ha? Well, yung mga legal, okay naman. Yung mga nakakapasok na mga Chinese workers na hindi dumadaan, siguro dumadaan din sa BID, mga pero illegal. Bakit ang dami nila dito, wala namang dokumento? Nalaman natin nung nabalita natin nag-raid ang NBI, di ba, marami pong mga nahuli mga workers ng POGO, yung karamihan doon undocumented. Ito naman mga sa law enforcement natin, maawa naman kayo sa kapwa natin Pilipino, yung mga nag-i-engage dyan, hindi natin alam kung alam ito ng ating chief PNP. May mga PNP personnel na nag-i-escort, nagiging bodyguard itong mga sindikatong ito. Tandaan po natin, yung mga POGO operators, yung mga sindikato na nasa POGO ay protektado ng mga pulis. Meron po tayong kasama dito ngayon who can testify. State. Para pa makapagbigay po siya ng statement kung itong sinasabi natin dito ay totoo o hindi. Siya mismo, sa harap niya mismo, nakita niya may pinapatay. Yun ang nakakalungkot dito. So, imbitahan po natin yung ating guest natin para yes. Magbigay po ng testimonya. Siya po mismo, pakwentuhin natin ano ba talaga itong nangyayaring ito sa POGO. Nandito po kasama natin si Ms. Ruth Avalos Pumpuseli. Para siya po mismo ang magkwento sa atin. Po sa inyong lahat at magandang umaga sa iyo, Will. Salamat sa pag-invite sa akin dito sa Pandesal Forum. Ako po si Ruth Avalos Pumpuseli. Kamag-anak ba kayo ni DILG Secretary? Pogo, that's next time. Pogo Operator under Benny Star. Unang sa lahat, ako po ay nananawagan sa bagong chairman ng PAGCOR at sa ating mahal na Pangulong si BBM na hindi ko po pinapayagan bilang isang lehitimong operator ang mga masamang gawain sa ilalim ng POGO. Alam naman natin na nasasangkot ang POGO sa iba't ibang klaseng aktibidad na ilegal at kung ano-ano pa. At naging masama ang imahe ng POGO operator na maraming tayong hindi alam. Kaya ako nandito ngayon sa inyong harapan para ipaalam at ipahatid ang buong katotohanan. At bilang isang POGO operator, ako rin po ay isang biktima. Biktima ng mga ganitong gawain na hindi ko rin inaakala na magiging biktima ako sa kabila ng legal na pamamaraan ko. At marami rin akong natutunan sa aking experience na hindi ko lubos maisip na mangyayari. No? Dahil nandito ako ngayon sa inyo, yung para ibigay ang public awareness as a POGO operator kung ano talaga ang buong katotohanan sa POGO operation. Na nung una, alam naman nating lahat, ang POGO ay nagbibigay ng trabaho sa mga Pilipino at nagbubukas ng oportunidad. At talagang marami namang natulungan ang POGO operation bago pa mag-pandemic. Ngunit nung dumating sa punto na nagamit ang POGO sa mga ilang sindikato at sa mga tiwaling opisyal na nananamantala at ginagamit ang POGO para sa pang-aabuso, doon na po nagsimula na pumangit ang imahe ng POGO. Pero marami po ako bilang operator, bilang biktima, marami pong hindi alam ang public sa totoong katotohanan. Kailangan nyo rin pong malaman, maging balansi tayo at maging patas tayo sa katotohanan. Dahil ang mga iba, ako bilang operator, nasaksihan ko mismo, na experience ko, hindi lang basta knowledge. I've been in that situation at bilang biktima, ang buong katotohanan sa operasyon ng POGO at kung bakit dumating sa ganitong punto ang sitwasyon ng POGO operation ngayon. Dahil nagamit siya sa mga mapang-abuso,
mga tiwali na mga opisyal at mga sindikato at maraming naging biktima na walang lakas ng loob na magsalita, lalong-lalo na sa public dahil sa sobrang takot at maraming mga lumabas sa media na alam ko at binabasa ko na merong kulang eh. Merong hindi alam ang public na dapat yung malaman bago nyo husgahan ng POGO at kung dapat ba isara o ipagpatuloy ito. Naimbita ba kayo sa Senate hearing? Kasi nababasa natin sa dyaryo, sa TV, na ang daming Senate hearing na ginawa tungkol sa POGO. Naimbita ba kayo? Actually, may mga operator ba na naimbita? Yung sa akin kasi last year pa, ini-invite na talaga ako. Ayoko lang. Kasi last year... Mayroong mga operator na nagsalita? Actually, wala eh. Wala? Wala. Ah, bakit? Oo, kasi sa totoo lang, natatakot kami lahat. Kasi ang natatakot sa gobyerno, sa police, sa... Lahat po will. Kasi ang POGO, napakalaking tao kasi ang mga involved dito sa POGO na hindi nyo alam. Ano yan? Dahil ba... Ito, hindi ako marunong sa detalye. Hindi ba dahil sa sobrang daming pera involved sa gambling... So, parang yung labanan sa mga POGO operator na illegal and legal, naging cutthroat ba yan? Actually, yung pagiging madaming pera, isa rin yun sa factor na dapat natin i-consider. Kasi syempre, alam naman natin, pag maraming pera, maraming mataas yung risk, maraming gulo. Which is totoo yun. Napaka-iba kasi yung, alam mo naman, money, masyado siyang mainit, saka driving talaga yun sa isang tao na para maging mainit ka. At the same time, kailangan din malaman kung ano ba talaga yung source ng pera, kung para saan. Yun nga lang, as I said, naaabuso, nami-misuse at naa-abuse kasi. At minsan, dahil sa kulang din sa wisdom is the wisdom. So, may mga maraming nagte-take advantage. Yun ang katotohanan niyan. Kaya yung iba, ako bilang legal na operator, natakot din talaga ako dahil gano'ng ako katagal na biktima. Gano'ng katagal na ang legal mong operation? Ilang taon na nag-operate? Actually, nag-stop lang ako last year . Kasi, pero yung struggle ng POGO, nag-start yan nung pandemic . You know why? Kasi nung nagsarado yung borders, nagkaroon kami ng shortage sa workers . Actually, kung titingnan mo yung diyan nagkaroon ng yung doon lumabas yung kidnapping, human trafficking. Kasi kulang na kami ng mga tao . Tapos nagkakaroon ng pirate . Alam mo naman, ang buhay ng POGO, nasa worker . Nasa manpower. At yung manpower namin, talagang skills yan . Magaling ka dapat sa Mandarin, magaling ka sa Hokkien. Maniban sa iyo, siyempre hindi ka taga ibang bansa. No? Pero yun daw, may kwento daw na maraming operator ng POGO na sindikato and controversial na tao daw. Totoo po yan. Kaya kahit na legal ang ibang operators dyan, yung kumpanya, pero yung mga nasa likod niya, puro hindi illegal. Legal kasi sa China. Yes. Wala naman legal na POGO . Wala po so talaga. Lahat yan illegal sa China. Opo, totoo yan. Kasi bawal naman talaga sa China yon. Yun din ang gusto kong malaman ng public, no? Kasi kung mapapansin nyo, masyadong nabiblame din yung POGO. Pero kung titingnan nyo rin yung root cause, saka yung source, unang-una, saan ba kami kumukuha ng pera? Siyempre sa player. Yung player namin from China, paano yan illegal? So nahihirapan kami mag-gain ng profit, saka ng income. Paano yan sa tingin mo ang future niya? Malabo, 50-50, base sa mga nababasa nyo o narinig nyo sa Senado. Ano yan? Tingin mo, malabo na ba yan? Or kung... may nabasa naman ako, sabi nung ibang senator, katulad ni Senator Amy yata, kung i-phase out yan, bigyan ng oras para ma-phase out. Ano sa tingin nyo? Actually kasi, to be honest, maraming hindi alam ang gobyerno sa totoong dahilan. Nagbe-base lang sila sa naririnig nila. Pero hindi nila alam kung ano talaga yung root cause, saka yung source ng problema. Kaya po ako nagsalita rin ngayon kasi para rin maibigay ang side ng mga POGO operator at ng isang biktima. Kasi kung mapapansin nyo, wala naman nagsasalita na biktima . Kasi sa sobrang takot. Kasi anong pangahawakan ng isang Chinese worker? Unang-una, wala silang kamag-anak dito. Pangalawa, pag naging worker ka ng POGO, bawal ka lumabas. Wala kang kalayaan. Lahat ng gagawin mo, dinidikta ng boss mo. Hindi ka nga pwedeng makipag-cooperate minsan sa pulis . Kaya nadidismiss ang kaso . Hindi ka pwedeng magbigay ng statement . Kaya walang kasong napupush, di ba?
Kung mapapansin nyo, ako lang yung may lakas ng loob. Kasi napaka-threat eh. So ikaw ang pinakaunang legal POGO operator na nagsalita in public? Yes, ako po. Today? Ako po. Kaya po ako nagsalita ngayon kasi gusto ko rin malaman ng public ang side ng isang POGO operator at ng isang worker na Chinese na alam Larissa, kong pakilagay naman pangalan nila. Makapagsalita at hindi makapagbigay ng personal na opinion, personal na experience dahil alam nyo naman ang katotohanan na wala silang kalayaan, bawal sa lumabas at isa pa, hawak din sila ng amo nila. May humahawak, may kumokontrol sa kanila. Kaya isa rin yun sa factor na dapat nating i-consider. Dapat natin malaman at i-balance ang parehas na side, ang both side. Kung kayo ang bibigyan ng choice, kung tanungin kayo ng gobyerno, sa tingin nyo, kailangan ba ituloy ito, baguhin yung pamamalakad? Anong kailangan mangyari? Or kung ayaw na rin ninyo, kailangan ba i-phase out ito na may... Actually, ang POGO, ang pinakamalaking factor dito, ang gobyerno. Maraming hindi alam ang gobyerno sa katotohanan. At kung bakit umabot sa ganitong gulo at na-involve ang mga POGO sa mga iba't ibang kriminalidad o sa mga iba't ibang iskandalo, malaking factor dyan ang gobyerno dahil din sa mga abusado at mga mapagsamantala na nakaupo sa gobyerno. Magmula pa lang sa immigration, pagpasok, hindi kasalanan ng mga Chinese yan. Kasi pinapasok dito yan, inalaw yan nang wala silang passport. Sa umpisa pa lang, may nag-aasikaso na yan. Sa travel pa lang, meron na silang kausap sa immigration na hindi alam ng taong bayan. So paano yan mapapaalis ngayon, mapapa-stop? Ilang thousand na yan nandito. Hindi mo na pwedeng ibalik sa China yan. Alam natin yan, Will. Blacklisted na yan. At kung titingnan mo yung senaryo, kung iisipin mo mabuti, biktima rin sila. Baka gusto nyo sagutin yung tanong ni Manny Tupas ng Philippine Star kanina. Ang tanong niya, ano sa tingin ninyo, may mga kasabwat sa mga government agencies ba itong mga illegal na POGO or mga illegal na sindikato? At saka, saan usually, anong mga agency ang, na-mention mo na kanina sa airport, sa immigration, ano pang mga ibang agencies ng gobyerno ang kasabwat sa corruption and irregular activities ng mga illegal POGOs? Tanong ni Manny Tupas of Philippine Star, baka gusto mo. Sa tingin po ba natin, mamamayag pag itong mga sindikato na ito, kung wala silang connection sa mga ahensya ng gobyerno na kailangan nila. Unang-una sa enforcement, sa immigration, nakakapasok nga sila eh, na walang dokumento. Tapos protektado sila, sino nagpuprotect sa kanila? Police. Ano? Yung mga trabahador natin, yung mga empleyado natin, lalo na sa mga restaurants, even yung mga sauna parlors, kailangan kumuha sila ng health certificate o dumaan sa health examination ng Department of Health. Itong mga nasa sa POGO, wala po niyan. In fact, kumakalat pa nga, ito, nais nating iparating itong ating warning sa publiko. Meron na pong mga, pagka itong mga nasa POGO na ito, may hilig po ito sa babae at talamak po ang prostitusyon. Meron na pong kumakalat na mga babae na AIDS carrier na po. Ayan, meron silang mga recruiter dyan. May mga Pilipino. Usually mga Pilipina. Mga recruiter nila, Pilipino. Ha? Kahit so, same din yun sa Cambodia, na umaano ngayon sa Cambodia. Ayan, nakakatakot. Yung mga human trafficking, same din sa POGO. Dito sa Pilipinas. Oh. Sa atin ito nangyari. Maraming nangyayari na news blackout dahil pag nilabas namin yan, buhay namin ang kapalit. Ito. At ang pamilya namin. Mayroon naman statement dito, basahin natin. Bago ituloy yung mga tanong na... dito sa Pandesal Forum, sinong gusto magbasa? Basahin ko na lang? Sige. Press statement ito ng Philippine Amusement and Gaming Corporation dated January 23, 2023. Sabi nila, sabi ito ng PAGCOR, no? Nagpapasalamat sila sa Senado ng Pilipinas daw para i-clarify daw yung mga nangyayari sa gaming industry. Sabi ng PAGCOR, there have been no reported criminal activities or kidnapping-related incidents of workers in the offshore licensing industry for over 3 months.
Sabi ng PAGCOR, this came as a result of the Interagency Cooperation Meeting held last September 2022 involving PAGCOR, Philippine National Police, National Bureau of Investigation, NBI, Department of Justice, DOJ, Department of Interior and Local Government to combat illegal gaming operations including offshore gaming. So sinasabi ng PAGCOR, against sila sa mga illegal, hindi registered na POGOs. Tapos tatlong buwan na daw na walang nangyayaring ganyang klaseng krimen base sa records ng gobyerno. May partnership pa sila, yung PAGCOR daw, with National Intelligence Coordinating Agency, Bureau of Immigration, at saka yung Anti-Money Laundering Council to strengthen, to forestall any illegal activities and labor practices related to offshore gaming operations in the Philippines. May iba pa siya, may mga ibang cases pa. Tungkol naman daw sa, binabasa ko lang ang statement ng PAGCOR, no? Ang sabi ng PAGCOR, on the issue of offshore licenses, third-party auditor, Global Com RCI, PAGCOR's third-party auditor for offshore licenses, Global Com RCI, was awarded the contract in December 2017. The service provider went through proper bidding process and met all legal requirements under the procurement law. Tapos, bagong leadership na ng PAGCOR with after the election, the contract of Global Com RCI was put under review last September 2022. Sabi niya, we assure the Philippine Senate that the review will soon be finished and released at the proper time. So, rini-review nila yung existing contract na, na minana lang nila sa lumang administrasyon. Ito pa, the offshore gaming industry, sabi ng PAGCOR, has only been in existence in the Philippines under PAGCOR over the last 5 years. Limang taon lang pala itong POGO na to. Aside from taxes to the national and local governments, POGO, legal POGOs currently employs an estimated 25,000 Filipinos and contributes billions of pesos to the local economy through real estate activities, consumption, and indirect employment. It is the aim of PAGCOR to nurture this industry as it believes it has much more to contribute to the Philippine economy and nation building. Binabasa ko lang ang press statement ng PAGCOR for the sake of balance. Kasi, siyempre, lahat ng news, kailangan may balance. Hindi pwedeng one side lang. No? To PAGCOR for sending their statement. At least, kayo naman, comment ninyo. May pag-asa ba kayong nakikita sa nabasang statement ng PAGCOR? May ginagawa ba silang, o pwede ba silang source of hope ninyo sa legal operators? Ako. Oo, kamusta naman sila sa inyo? Yung sa kaso ko kasi, ngayon kasi unfair naman sa bagong chairman na umupo, no? Kasi yung sa kaso ko, I have all the evidence. Ba kayo ng... I have all the evidence na nakipag-coordinate ako sa PAGCOR during Andrea Domingo. And attorney Vic Padilla is very much aware of OGLD. Nagpadala ako ng sulat, pumunta ako doon, sinabi ko, pinasa ko lahat ng ebidensya sa mga nangyari sa aming mga kidnapping, sa mga harassment, pati sa personal ko. Sino nag-harass sa inyo and nagbiktima sa inyo? Mga illegal POGO operators? Actually, ganito ang nangyari sa amin, no? Ako ay isang illegal operator. Ang service provider ko ay Sinchuang in Las Piñas. Our manpower is Hong Tai. Under ako ng Benistar, which is the mother license. So, in my case, yung nangyari, as I said, last year, nauso yung mga kidnapping. Pero actually, kung titingnan mo, I also lost last year, kaya hindi ako nagsalita. Kasi hindi rin ako aware kung ano ba talaga
ang totoong dahilan. But since na na-involve ako dyan, dahil ako nga yung nasa license ng PAGCOR, actually, to be honest, ang NBI, PNP, especially the ILG and DOLE, actually lahat ng mga government concern, alam lahat nung kaso ko. At ako pa yung naging human trafficking in my case. Why? Because of PAGCOR. What happened was, una, alam din ng AKJ to, meron silang ni-rescue doon. It's the name is Luming. So ako yung tumulong sa AKJ. Actually, they will give me a certificate of appreciation na pinapasok ko siya sa building namin, sa Las Piñas. At actually, dumating yun from gabi and then the following day, talagang almost 2 days, no? Talagang hinanap ko talaga yung mga Chinese na sinasabi para lang malaman ko kung talaga bang nakidnap itong Chinese na to. Kasi yun ang sabi ng AKJ at may dala-dala talaga silang letter from China Embassy. So sabi ko, sir, walang problema. I will coordinate. Ibibigay ko sa inyo yung tao kung nasa ang building siya. Ako mismo tutulong. At talagang tumulong ako. Chinek ko yung CCTV camera. Dumating ang mga AKJ doon, gabi na. So talagang kahit madaling araw, till the following day, lahat ng building, kasi sa amin sa Las Piñas, and same with the setup of other POGO, free board and lodging. So doon na sila natutulog, doon na sila lahat. Sa dami ng mga room, inisa-isa ko yung sinasabi niyang kumidnap, kasi wala, syempre gabi sorry, di namin maintindihan. Ano nangyari ngayon? May operator under sa'yo na... Yung sinasabi nilang kinidnap na ano, nasa building ko daw. May victim. May hinahanap silang mga tao na human trafficking. Hindi. First kasi, victim. Paano naging human, yung human trafficking, follow off na yun eh. Una, may pumunta doon na isang girlfriend. Girlfriend siya nung, actually tomboy pala, kala ko lalaki. Sabi niya, Luming kasi yung nakalagay dun sa passport. And he has a letter from China Embassy. So without any further, without any verification, nung nalaman ko yun agad-agad, hinanap ko sa building, pinatawag ko lahat ng guardia, pinacheck ko lahat sa CCTV camera kung nasaan tong hinahanap nila kasi ang dami naming building doon. Pero kayo, to clarify, you are part of the legal operators. Ako yung sa admin eh. Ako yung sa admin, and the license of the PAGCOR is under legal. My name. So legal kayo? Yes, legal talaga. Kasi may mga lumalabas sa dyaryo na maraming illegal na... No, that's a... Let me finish, okay? Let me finish. So the public will clarify. So, you know, nirescue ko yung victim, ha? At tinurn over ko sa AKJ, yung kasama ko yung AKJ, and have all the proof na kasama ako sa nag-rescue. And then the following day, after that, nag-follow up operation ang WCPC, which is from the anim na babae. Sabi ko, sir, do you have papers? Sorry, ano yung WC? Sorry. That's Women, Children for Women's Protection. Women's Protection. Pero follow up na lang yun nung case nung kidnapping under dun sa lesbian na ni-rescue ko. Sabi ko, sir, sandali lang ha, kasi Pilipino yung hinahanap niya. Kasi that time, in my time, kasi sabi, as I said, 1 year na akong nawala doon. Kasi nung nalaman ko na ganun, since na nagkakaso ko, I totally out of the company. Dahil as I said, hindi ko pinapayagan lahat ng anong illegal sa company ko. At gusto kong malaman kung ano ba talaga yung dahilan. Kaya bago akong humarap sa inyo ngayon, alam ko na kung ano talaga yung source, kung bakit nagkakaganito na mga maraming public na tao ang hindi nakakaalam sa katotohanan. So, nung... May follow-up yon with the coordination of Las Piñas Police under Rodel Pastor pa yung chief noon that time. Noong nagkaroon kami ng problema ng... Hindi naman nagkaroon ng problema kasi I was asking for the papers kung anong pangalan ng mga hinahanap nila at kung rescue ba to, ano ba to. So sabi na rescue lang naman. Sabi ko, sir, sandali lang. Kasi yung building na yon actually, that was DX company. Isa yung sa mga tenant ng building namin. And I need to coordinate with their admin. May tenant din kayo. Ibig sabihin, kayo, operator kayo na legal, tapos yung building nyo, may ibang nangungupa din na kasi iba. Actually, yung setup kasi, no, kaya hindi natin naiintindihan. Ang setup ng bawat POGO, kugaya ko, bawa, Benistar ako as a mother license. So, ang service provider, Sinchuang. Yung Sinchuang na yun, meron siyang mga parang mga group
Halimbawa, Alpha, Beta, meron siyang mga company. Sinasubli siya. Parang yung lisensya. May mga team leader. May mga parang ginugrouping sila. Para halimbawa itong Alpha, halimbawa 60 company siya, tapos may isa siyang team leader na magti-training dito sa group na to. Tapos ito, kung magkano yung sales, itong buong group na to, parang sa call center. Parang may mga ganun-ganun sila. So anong nangyari sa inyo? Paano kayo na biktima ngayon? Akala ko tumulong kayo sa biktima. Yun na nga po. Kaya dito ko mapapaliwanag kung ano talagang laro sa POGO na hindi nyo alam. So since na ako yung tumulong, the following day, may nahanap sila na 6 na babaeng Pilipino. At tinitingnan ko sa master list, hindi nila may bigay yung pangalan kasi ang totoong mga tauhan ko, mga Chinese lang. Mga Chinese lang talaga. Saka kung titingnan mo sa PAGCOR, meron tayong pre-test, di ba? Pre-testing, bago natin maging empleyado muna. Parang, ano yun eh, parang OJT muna, bago kang maging empleyado kasi tinitingnan mo na yung skills mo, kung saan kita i-match, kung dito sa group na to, kasi itong group na to, magaling sa IT, ito magaling sa communication, ito magaling sa sales. So, depende kasi yung sa skills mo, dun din dumidepende yung salary mo, saka yung contract mo, bago ka maging regular employee. Pero, pag nag-pre-test ka, meron ka natatawag na basic salary. Bago ka pa bigyan talaga ng company contract, which is na doon na namin sinasagot yung 9G visa, yung EAP, lahat ng mga legal documentation. Pag nasigurado na namin yung skills, saka nag-undergo na ng pretest yung isang workers. Yes. So since na pandemic nga, nagkakaroon ng problema sa workers eh. Tapos eto na, yung dahil doon sa nangyari, dito ako nagulat. Sabi ko, sir, hindi ko po ito kilala. Hindi naman po namin to worker. Tapos, nagalit yung pulis. Nagalit sa akin. Nag-away kami. Sabi niya, bakit ba nakikialam ka? Ganyan-ganyan. Sabi ko, hindi sir. Wala naman po kasi kayong papel. Eh, papasokin mo ako. May obstruction justice kita. So ngayon, pinagtatanggol ko siya na, sir, makikipag-coordinate ako. Pero, ang gusto ko lang malaman yung legality. Kasi yung AKJ, nagbigay ng papel sa akin kung anong pangalan. Etong ang dami rin naman namin babaeng Pilipino doon kasi lahat ng POGO, one-stop shop kami. Meron din doon mga naglo-laundry, meron din kaming gym, meron din kaming mga hairstyle. So mga Pilipino lahat yung mga nando doon. Sabi ko, paano kung hindi pala namin worker, sa kabilang canteen pala yun o sa bakery pala yun doon sa baba. E di nakakahiya naman doon sa nag-undergo ng test, di ba? O kaya nagtatrabaho. Mas maganda, ibigay yung pangalan kasi 1,000 yung tao ko eh. Eh kung wala kang pangalan, mahirap naman manghula kung sino yung kukunin ko. So nagkaroon kami ng argumento. So ngayon, hindi ko sila naawat dahil ang dami nila. So parang nagkaroon ng sindakan. So wala akong nagawa. Pumunta sila sa Building G. Tapos sabi ko, parang na-tension na rin ako nung araw na yon kasi ang daming pulis. Saka hindi ko pa nagustuhan. Lahat sila naka-arma light. Doon pa ako nagalit. So kayo, legal operator, tapos nakatulong na yun before, tapos next naman dumating mga polis na. Follow-up rescue lang yun. Nagulat ako, napakadami nila, parang susugod sa Mindanao eh. May follow-up rescue, mayroon ba silang search warrant, yun whatever? Yun nga po, will. Sorry, wala talaga. Kasi hindi ako lawyer, yes. No? Yun nga eh, ako hindi rin ako lawyer. Pero yun ang hinahanap ko, meron po ba kayong search warrant? Mayroon ba? Tapos, dun siya nagalit, kasi ang dami-dami ko daw hinihingin, dami-dami ko tinatanong. To the fact, yung hinahanap niyang babae, hindi niya mabigay yung pangalan. Diba? Kaya, hindi kaya yung mga yan bumunga para lang. Let me finish, okay? Tapos, nung nagalit siya sa akin, nag-walk out siya. Akala ko, saan siya pupunta? Tapos mayroong dalawang pulis na bodyguard na may mga barel. Tapos bigla akong hinarang. Sabi niya, wag ko na daw akong makialam. Sabi niya, sir, bakit? Sabi niya, mangi ka ng sorry sa busamin namin. Tapos nagulat ako, nagtatakbuhan na yung mga bata, yung mga tauhan ko. Yung pala, inubos niya yung buong building din kunin. Inubos? Ano ibig sabihin inubos? Inubos, kinuha niya lahat. Mga tao. Yung mga Chinese ko na hindi naman kasama dun sa hinahanap niya 6 na babae. So parang feeling ko, baka, hindi ako expert ha, nangungutong siguro or ganun na nga. Tala mo, kasi akala source kayo ng pera. Tapos sabi ko, sir, bakit po ano? Tapos bigla, wala silang sagot-sagot. Talagang naka-ismount sila sa akin. So ngayon, pinabayaan ko na lang. Sabi ko sa mga, ano siya, kundi baka ibabalik lang yan. Ginanong ko na lang para, mag-alarma, para mag-relax. Kasi nagkaroon ng tension sa building. Kundi baka, ano lang yan, baka babalik din. Kailan to last year nangyari? That was in October. October last year. Mm-hmm. Tapos yung nangyari, sabi ko, sige, di bali kung hindi naman yan mai-inquest, baka 24 hours, 38 hours, ibabalik din yan.
So ngayon, sabi ko sa driver, sabi ko, sige, huwag kayong mag-alala. Sabi ko dun sa mga Chinese, saka sa mga team leaders, saka dun sa mga ibang business partner, huwag kayong mag-alala, ibabalik din naman yan, iimbestigahan lang. Tapos nagtataka ako, nagpapadala ako ng pagkain. Doon, yung driver, sabi ko, make sure na makikita yung mga Chinese, ha? Hindi pinakita. Sabi ko, nasaan yung mga Chinese? Tapos sabi, hindi namin po alam kung nasaan. Sabi ko, hindi pwede, so hindi kayo, alam. So kayo, legit legal operator, yes. Kayo, pati kayo, naging biktima na ng mga... Oo, oh, makinig ka muna. So sabi ko, anong wala? Sabi ko, tapos pumunta ako dun sa police, hindi rin ako pinapasok. Sabi ko, bakit hindi nyo pinapakita yung mga Chinese? So ngayon, sa kakulitan ko, nagulat ako, nag-away na naman kami ng police kasi bawal daw akong umano doon. Sabi ko, hindi magbibigay lang ako ng pagkain. Sabi ko, sir, okay lang. Basta kung hindi nyo yung question, ibalik nyo po yung mga Chinese kasi hahanapin po yan ng mga boss nila. Saka may trabaho po yan. Saka yung iba dyan, mag-ano pa sa immigration, mag-fingerprint pa para sa card, saka ang ano. Sabi ko, wala silang sinasabi kung ano. Alam mo yung parang wala silang maayos, bigla ka nalang ipagtatabuyan. So sa kakulitan ko, bumalik ako the following day, wala na yung mga Chinese doon. Sabi ko, saan napunta? Ayaw bigay kung saan pumunta. So ginawa ko, pumunta ako sa immigration. Sabi ko, meron bang na-turnover na 72 na Chinese dyan? Ito yung mga pangalan. 72 kinuha sa inyo? Mm-hmm. Grabe. So wala. Na walang search warrant? Wala. Walang kaso? Oo, wala. Tapos pumunta ako sa immigration, nagkinakabahan na ako kasi yung mga Chinese na mga ano ko, nang tatanong na, magto 24 hours na daw, wala pa daw sinasauli, ako yung lagot. Tapos pumunta ako sa immigration, nagtatanong ako doon kung may turnover, wala daw. Pumunta ako ng China Embassy, wala din daw. Tapos, yung kinakabahan na ako, siguro nakarating na rin sa kanila na talagang hinahanap ko yon. Dahil sabi ko, pag hindi nyo sinauli yan, magkakaroon kayo ng problema sa akin. Nagulat ako, tinurn over nila dito sa DSWD Mandaluyong. After one day? Oo, to the following day pa. Kinuha sa last page na sinagay doon, sino yung mga yung kumuha? Ang mga kumuha noon, WCPC ng Krame under Colonel Rodriguez with the coordination with Las Piñas with Rodel Pastor. Sana hindi kayo nagsumbong sa mga... Hindi, ito nga Will, let me finish. Lost pa ako. Actually, alam din ni DILG Abalos to, hindi pa siya DILG. Nangingi ako ng tulong sa kanya, sa Mandaluyong. Sabi ko, Sek, pwede namang... Kapilito niyo siya. Ano, pwede mo naman akong tulungan sa DSWD. Kasi ang alam ko rin, shelter lang yan. Saka yung pinaliwanag ko, actually is very coordinated and very helpful. Pinasama niya sa akin si Sir Jimmy. Kasi hindi naman daw siya para tulungan ako. Nagtataka ako, pagpunta namin doon. Tapos si Sir Jimmy wala, si Mamilan tumawag sa akin para i-coordinate sa DSWD, sa Mandaluyong. Sabi ko, bakit sa DSWD Mandaluyong, sa Las Piñas kinuha yan? May DSWD Las Piñas eh. Di ba? Tapos pagpunta ko doon, kasama ko yung staff na inutusan ni Secretary Abalos na si Mamila na tao ni Sir Jimmy. Pagdating doon, ayaw ko entertainin. Tapos ando doon yung mga iyakat na police. Sabi ko, bakit may police sa DSWD? Tapos nakikita ko yung mga Chinese doon. Tapos nagtatanong ako, sabi ko, sir, yung 72, anong 72? 52 lang? Hindi po, 72 po yan. Hindi po, 52 lang. So doon pa lang, may kulang na. May nininervyos na ako sa discrepancy. Kung hindi po, sigurado po ako. 72 po yan. Meron po akong listahan. Hindi po pwede kasi may admin kami. Saka doon sa security guard, nung mga nilabas yan, 72 po yan. Tapos sabi niya, tapos nung ganun, yung mga tanong ko na ganun is yung police talagang sa iyakan, hindi na ako pinapaano, wag na daw akong kumausap. Makikita akong pinagtatabuyan na naman ako. Tapos sabi ko, sana yung Mamila, talagang umiiwas sila. Tapos sabi, ma'am, hindi po kayo magbibigay ng statement dito. Pumunta na lang po kayo dito sa Krame, WCPC. And that day, from morning, dumiretso ako sa Krame. Doon sa Krame, nakausap ko sa nagpatulong ako sa kaibigan ko na Brigadier General kay Warren De Leon. Nakausapin si General Abelia na director ng WCPC, kung alam niya. Kasi ang pumunta doon, si Colonel Rodriguez. Ah. Kasi doon pa lang, ninenervyos na ako. 72, naging 52, 29 nawawala. Saan napunta? Doon pa lang sa Las Piñas, kinakabahan na ako. Ayaw na nilang ipakita. May something wrong na. Tapos pumunta ako doon sa WCPC. Tinawagan ni General, Brigadier General Warren De Leon, si General Abelia, na gusto ko makipag-usap sa problema ko. Actually, in-ordinate naman ako ni General Abelia, but to being honest, parang lost siya.
nung kinukwento ko yung problema ko. Hindi alam. Parang hindi niya alam eh. Tinawag niya yung tao niya eh. Pero hindi niya rin masagot eh. Ah, ano nangyari? Wala, kinamot-kamutan lang ako ng ulo. Tapos sabi niya sa akin, hindi ako makakapag-decide niyan, Miss Ruth. Kasi ano na yan eh, nandoon na yun sa DSWD. Sabi ko, sir, galing po ako doon, maawa na po kayo sa akin. Sabi po sa akin, dito daw, kayo daw magde-desisyon. Huwag niyo na po akong paikot-ikutin. Kasi po, yung mga Chinese na yan, kailangan ko pong ibalik yan. Unang-una, may pamilya yan. Pangalawa, may boss yan. Saka may trabaho yung naghihintay. Mapaparalyze po yung negosyo namin. May contract ka. Oo, may ano, na wala, nawawala yung mga Chinese. Tapos ngayon, sabi niya, wala talaga siyang maisagot. Tapos sinawag niya isang yung tao. Sabi niya, sandali lang. Pumunta sila doon sa tabi, nag-usap sila. Hindi ko alam ang pinag-usapan nila. Para papalingo-lingo lang sila yung makikita mo yung ano nila, reaction. After that, bumalik siya sa akin, wala siyang naisagot. Very play safe siya sa mga sagot niya. Sabi niya, pumunta ka na lang sa DSWD. Sabi ko, sir, galing na nga po ako doon. Maawa naman kayo. Paano po ako uuwi sa company? Paano po uuwi ng bahay? Naghihintay po yung mga Chinese. Ano po ipapaliwanag ko? Ano nangyari at the end? At the end, may tumawag sa akin na isang friend ko na abogado, na abogado siya ng mga POGO sa ibang operation. Oh. Sabi niya, Ruth, nabenta yung mga inchik mo dito sa Cavite, yung mga nakuha sa'yo. Sabi ko, oh my God! Ah, human trafficking. Oo, sabi ko, ilan daw na... Kinidnap sa'yo, tapos binenta sa ibang POGO. Binenta sa illegal o legal? Ang pagkakaalam ko, hindi sinabi kung illegal o illegal. Basta sinabi lang na benta sa Cavite. Actually, sa akin pang pinalala ko, pinabibenta yon. Hindi ko alam na sa'yo pala. Ah, eh, so, hindi alam nung kaibigan ko. Binigay sa iba, tapos ibibenta sa'yo. Oo. Hindi alam galing sa inyo yung hindi mga alam workers. Na galing sa Las Piñas yun, na sa akin. So, yung mga nangyayari na narinig natin na nakakagulo na kwento, yung mga illegal na yan, kaya pala may kidnapping kasi binibenta pala nila yes, sa iba. Yes, yun ang katotohanan yan. Actually, hindi kidnap yan. Kaya gusto kong sabihin sa iyo ang mga nangyayari. Yung human mga, trafficking. Ang mga totoong human Grabe. Trafficking, to be honest, yung iba mga law enforcement, meron silang sariling agent. Sila mismo nag-trade ng Ito human. Ito pa, no? I have a video ah. Kasi may 52 pang hindi nakukuha. Alam mo, sabi ko sa 52, tubusin ko daw yung tao ko. Sabi ko, ano? Ikaw tutubos. Grabe. Sabi ko nang ganun. Ano? Sabi ko, di ba dapat isaulin nyo yan? Uminit yung ulo ko. Ano? Sabi Inakaw, tapos i-ransom pa rin nyo. Kasi yung palang 20 na binenta nila sa Cavite, yung sabi ko nawawala, tama nga yung kutob ko, kaya ayaw nila akong palapitin doon. Pwede pang pelikula kayo, 30-40. Tapos, naman. Sabi ko, magkano bang binenta? Nagulat ako, sabi, 500,000 isang ulo. Oh my God. Sabi ko, may utak pa nga sa amin yan. Sabi ko, anong papaliwanag ko sa mga business partner ko? Lagot ako dyan. Sabi ng ganyan, Ruth, huwag ka lang maingay. Pero nagulat ako kasi sa'yo pala galing yun. Eh, kaibigan ko yung abogado. Yung 20, nasaan yung 20 na sinasabi mo na wala? Huh? Yung listahan ng nakuhang tao sa'yo na wala 20 na sa'yo? Hindi, walang naibalik. Yung naibenta Chinese. Na siguro yung 20. Makinig kayo. Sa sobrang kulit ko ha, sa 52 ha, na sobrang kulit ko, may 52 pa. May po lumapit sa akin isang agent. Ma'am, ibibenta ko na lang sa iyo yung 52 na sobra mo. Sinakyan ko na lang. Ninakaw na sa iyo, kinintap sa iyo. Sinakyan ko na lang. Ibibenta pa sa iyo. Grabe. Sinakyan ko na lang. I have the evidence. Eto, matatawa ka. Pumunta ng bahay ko. Sabi ko, sir, maawa na kayo. Malalagot ako sa mga business partner ko, saka sa mga boss na mga yan. Sabi ko, ang paliwanag ko dyan, after kung di mai-inquest, ibabalik yan. Ngayon, pag hindi ko po nabalik yan, anong sasabihin sa akin? Ako po mapapatay na mga yan. Saka mawawalan po kami ng operation, mapaparalyze, mapabankrupt po yung isang building. Kasi yung mga yan, mga tinitraining yan para sa special skills. Alam mo sabi, ma'am, mag-bid po kayo kung magkano. Ha? Sino ikaw sa mga abogado? Ang kausap ko, isa siyang ahente sa law enforcement. Sinakyan mo lang yung laro nila. Sabi ko, sige, pero alam ko na yung price, ha. Grabe, sabi ko, magkano ba ang pinaka-minimum? Sabi niya, ma'am, 100. Sabi ko, hindi pwede, wala akong 100. 60 na lang, ma'am, baka pwede, habulin. Ko 60. Grabe. Sabi ko, kakausapin ko muna yung business partner ko kasi wala akong cash, pwede ba down payment lang? Tapos kinausap ko yung kaibigan ko Chinese kung pwede mo na mangutang kasi ilan yun eh, 52 yun eh. So 60,000 ang huling price ha, 60,000. Sabi niya, 500,000, nagtawaran kayo, naging 60,000 na lang bawat tao. Hindi, kasi sa inyo naman inakaw yun. Hindi, yung 20 kasi,
kay ang presyo pala ng Cavite half, okay? So yung 20 na nawala, half million, lawyer ang nagbenta, lawyer. Ay, ang bira. So half million, eto agent lang na parang ordinary lang, sabi sa akin 60. So kinausap ko yung Chinese partner namin, na isa sa mga boss. Sa mga nadinig nyo po na sinaysay ni Misa Pumpuseli, magtatanong tayo, kailangan ba talaga ituloy ang operation ng POGO sa Pilipinas? Well, sa Citizens Crime Watch po, kung kami po inyong tatanungin, kung ganyan at ganyan din lang po ang sistema, nagiging ang nangyayari, na nagpapatakbo po ng POGO dito sa Pilipinas ay sindikato mga Chinese, siguro mas mabuti pauwiin na natin sila sa China. Pagkat yung Chinese mismo, Chinese government, ayaw po nila. Yung nangyayari dito sa Pilipinas, ayaw nilang mangyari sa kanila eh, kaya ayaw nila ng POGO. Bawal doon. Bawal doon. Kaya dito po sa mga nadinig natin, marami pa pong revelation. Napakarami po nating hawak na dokumento na magsasabi na ang operasyon po ng POGO sa Pilipinas ay talaga pinapatakbo ng mga sindikatong Chinese. Kumbaga sa ano, mapyang Chinese. So dapat pa ba natin ituloy ito? Pabayaan natin na mamayagpag sila dito sa Pilipinas? Kung kami po ang tatanong ninyo, kung ganito po, hindi. Ayaw po natin. Pagkat dito po, napakaraming krimen ang nangyayari, even violation of human rights. Although maraming Chinese ang nabibiktima, hindi naman Pilipino, pero still marami pa rin pong mga Pilipino. Tingnan natin yung ingreso na pumapasok sa atin, marami. Marami rin pong natutulungan pagkat ginagamit naman po sa tama ng pagkor. Pero kung yung operation ng POGO, hindi naman natin alam talaga kung nagbabayad sila ng tamang buwis. Palagay ko, hindi na dapat sila rito sa ating bansa. Tortured na, nakaposas, nakaano, ni-rescue nila. Kawawa naman yung mga worker na yan. Kaya yung mga nawala sa akin, nasa mga sindikato na. Kaya ganun kalaki, kaya kiniklear ko sa inyo, ganun kalaki ang gulo. Ang demo, 500,000. Kaya kung mapapansin nyo, bago pumasok ang mga e-worker sa ibang employer, may utang na kaagad sila na 600,000. Kahit hindi nila utang yun. Hindi nila utang yun. Kaya lang, yun ang komisyon ng headhunter. Yun nag-recruit sa kanila. Oo, yun kaya mapapansin nyo sa mga ibang ano, na bakit napipilitan, kasi po bago po kami pumasok, pinapipirma na po kami nila na may utang na po kami na 600,000. Totoo po yun. Kasi yun po ang binabayad sa mga headhunter, sa mga agent. Totoo po yun. Kaya sabi ko, tapos ngayon, yung mga bata na yan, yung mga workers na yan, pipiliti nilang magtrabaho. Non-stop daw ito po yun. Kung, slave labor. Yes, magiging slavery. Kung gusto mong umalis sa akin, lahat ng binayad ko sa'yo, lahat ng mga inano ko, babayaran mo. Ngayon, kung walang pambayad, tatawag sila sa pamilya na sa China, sa kaibigan. Kailangan mong bayaran yung ginastos. Pero, isa pa sa dapat, kini-clear ko rin ulit, yung iba hindi kinikidnap, nagiging culture. Kultura yan nila. Nang way nila, kaya yan ang tinatama ko, mali ang recruitment nila, ang hiring. Sa atin dito sa Dole, may tamang proseso ng recruitment, hiring, saka yung pag-a-ads. Kaya yung iba nag-a-ads sa Facebook, nag-a-ads sa ano, kasi malaki yung commission eh. Saan ka makakita isang ulo, half million? Eh sabi nga, magkano lang yung 9G niyan? Pay for 2 years, 10,000 a month lang. Tapos, oo, sila half million. So ang nangyayari, ipa-force nila yung mga workers na mang-scam, gumawa ng prostitution. So ngayon, sa nangyari sa inyo, the good and the bad, whatever, kung kayo bibigyan ng decision, for or against kayo sa POGO sa Pilipinas? Actually, kailangan... O ba gusto na ninyo ibang negosyo, ibang industriya? Actually, malaki ang potential ng POGO. Kung hindi... Nami-misuse at na-abuse lang ng gobyerno. Yung mga agency na nagko-control sa POGO mismo. Ako, nasaksihan ko kung gaano katindi ang korupsyon. Pero in general, hindi kayo totally against kanya? Actually, the POGO itself hindi masama. Nasa tama. Ang mali lang yung mga tao na mapagsamantala na nagko-control at nag-aano ng gobyerno. Kahit na nangyari sa iyo yan, okay ka pala sa POGO. Kahit na nabiktima ka na mismo. Actually, maraming POGO ang hindi kagaya ko na natatakot, hindi nakakapag-operate ngayon eh.
na gustong ipagpatuloy at marami silang worker na nagtatago rin. Kaya sila nandito para magtrabaho. Pero dahil sa kaguluhan na ito, hindi sila makapagtrabaho kasi binablockmail din sila mismo ng gobyerno. Ito, curious ako. Noon, hindi ka willing magsalita sa Senado public hearing. E kung kunyari ipatawag ka ngayon ng Senado after this pandesal forum, willing ka na magkwento yung nangyari sa'yo? Yes, willing ako magkwento. Kasi willing ka na ngayon mag-testify? Mula nung nagsimula ang hearing, wala akong naririnig na tama. Ano ibig sabihin? Ano ibig sabihin? May mga hindi talaga totally. Totally as in 100%. Merong kulang. May hindi nila matukoy kung ano talaga yung root cause . Kung ano yung source. Paano tayo umabot sa mga krimen, sa kidnapping? Nakikita nyo lang kung ano yung nakikita ng mga mata nyo . Pero hindi nyo nakikita yung other side . Bakit ba umabot? Hindi nyo nakikita kung ano yung struggle, kung ano yung hardship. Nakikita nyo ba yung isang victim na ginugulpe, na inaano, nagsasalita, na nagbibigay ng side niya? Gano'ng katagal ka na kidnap? Actually, I was being kidnapped last year. Pero nung that was 1 year bago ako magkakaso. Actually, dalawang beses ako na-kidnap, pero hindi nga natuloy. Dalawang beses? Yeah. Eh, hindi ka naman foreigner, pero taka dito ka na, may connection ka pa. Imagine na, may connection pa ako. At last month naman, yung father ko naman. Ha? Kasi yun naman ang pang-ano nila sa akin, na tumigil na ako. Actually, naka-ano na rin ako sa isang reporter . Naka-ano na rin ako, naka-schedule. Alam ni Nico yan, ang Channel 2. Pero sabi ko, Nick, wag na. Kasi yung father ko na ngayon, binabalaan na nila ako na pag ako nagsalita, tutuluyan nila yung father ko. Anong appeal ninyo sa reforma? Kung kunyari, in your case, siya against siya sa POGO, ikaw okay ka pa. Anong gusto mong pagbabago o reforma? Hindi, una sa lahat, bago ko i-ano yung pagbabago. Alam ko kung ano magiging pagbabago, yung restructuring. Unang-una, syempre, yung employment. Yung employment, yung placement, yung job hiring. Diyan nagsisimula yung kidnapping, saka human trafficking . Kasi, dapat i-register lahat? Oo, kasi you know why? Kasi merong shortage ngayon ng worker . Dahil sa pandemic . Eh, pag wala kang worker, paano mabubuhay ang negosyo mo? Kaya nag-aagawan. Kaya nagkakaroon ng agawan. Mali yung paraan nila. Mali yung paraan nila, hindi legal. Pero sa China, legal pala yun. Nashock ako. Legal pala yun. Pati yung paniningil ng utang. Nagganon, may utang ka sa akin, nakikidnapping kita, ayaw magbayad. Ha? Sa atin ang gagawin. Lalagyan natin promissory note, padadala natin ang abogado, ganito, ganyan. I think illegal din doon, pero may sindikato gumagawa. May sindikato pa rin, pero ano doon yung form ng disciplinary action nila . Yung disciplinary action pumapasok doon sa kayong control. Alam mo naman kasi yung mga communist, hindi kagaya natin, democratic. Sila communist, parang gusto nila i-control . Parang autonomous . Dahil sa takot, yun yung way nila para to comply some commitment and responsibility. Pero hindi applicable yun sa batas natin, in our constitution. So that's one thing that the government, we need to consider. Kasi from the first place, bakit nila pinayagan yung POGO na mag-host tayo sa POGO to the fact na alam nila communist yan. Iba yung tradisyon niyan, iba yung values, iba yung nakaugalian. Sabi ng ambassador, against daw sila sa POGO. Against talaga sila kasi alam nila yung nangyayari. Pero ang tanong ko, bakit kinonsinti ng Pilipinas in the beginning? Yun nga. Oh, may pananagutan tayo doon. No? Actually, against kasi pinapasok na natin . Actually, sa China daw, narinig ko, sa gobyerno nila, lahat ng gambling illegal. Yes, pero ito naman masasabi ko, totoo yun, may pananagutan tayo doon. Pero wala na silang babalikan sa China. Naka-blacklist na yung passport nila. Pag bumalik sila sa China, yung iba dyan papatay na. Wala na. Kasi sa gambling, alam mo naman sa China, bawal, pag pumasok ka, malaking crime na yan. Pero, wait, nung nirecruit sila sa China, hindi naman sinabing sa gambling sila magtatrabaho . Same with the Cambodia, sinasabi advertising company, sinasabi dito, call center, hindi ganon, SSR. Pag dumating sila dito, no choice na. Pag nasa POGO hub na sila, hostage na sila. Ano pang choice mo? Paano mo ibabalik yung pamasahe, yung ginastos na mga ganito, ganyan. Plus, yung headhunter mo pa na grabe yung patong, ikaw din magbabayad niyan. So, anong reaction sa isa-isang bansa pinagbabawal na POGO? Malaysia, Cambodia, lahat tayo na lang natitira. Kasi actually nga, kaya nga nagiging bawal o masama. Kasi naaabuso, nami-misuse at naa-abuse. Bakit ba naaabuso saka naa-abuse? Kasi we don't have enough knowledge and wisdom. What is reality? What is fact? Nagbe-base lang tayo sa nakikita nating kidnapping. Yes, kidnapping. Pero anong source ng kidnapping? Kinikidnap yan para magtrabaho sa iba. Because that's the way for hiring and recruitment because of the shortage.
At yung mga gobyerno naman natin, sinasamantala, eto, alam ko na, yung mga ganyan, takot yan eh. Binablockmail, tatawag ako sa embassy ha, kasi alam ko, pag tumawag to, magbibigay to ng pera, kasi sigurado wala na tong future sa China, pati yung family niya. Sinong lalapitan ng mga workers? Sinong lalapitan ng mga Chinese? Let's be fair to all concerned, let us balance. Nakikita natin yung social cause, yes. Pero dapat nating alamin, ano ba talaga ang struggle at hardship ng mga Chinese dito? At ano ba talaga yung totoong sitwasyon? Yung paano worker din natin silang matutulungan? Kasi kung tutuusin, nakapasok sila dito sa atin dahil din naman sa atin, sa gobyerno natin, sa immigration. At the same time, hindi naman nila alam na gambling ang papasukan nila dito. Biktima lang din sila. Sinabi doon ng mga recruiter nila sa China, kagaya ng nangyayari ngayon sa Cambodia, na mga Pilipino, tinatransport nila sa Cambodia, sa Thailand, hindi naman nila sinasabing scammer pa lang naabutin doon, di ba? Sinasabi nila, may advertising company, papangakuan nila lang iba't ibang company. Same din sa mga Chinese yan. So ngayon, kung wala na silang babalikan sa China, at aminin natin sa hindi, dahil nasa Pilipinas sila, yes, gumagawa sa social cause. Pero kung titingnan mo yung root cause, victim lang din sila. Ngayon, kung isasauli mo sila sa bansa nila, sigurado, wala na silang future. I-jail sila o papatayin sila dahil victim lang din sila. Ngayon, nakikiusap din ako sa presidente natin at sa kay Andrea Domingo, sa bagong chairman ng PAGCOR, si Altenco na. No? So ngayon, alam ko si Madam Andrea, hindi niya naintindihan to eh. Kasi natapos na yung term niya. Kasi pinapaintindi ko rin sa kanya to. So nagkulang din kami ng time. So ngayon, kayo nakikiusap ako sa bagong chairman ng PAGCOR na dapat muna nating malaman kung ano ba talaga ang totoong kwento ng POGO bago tayo gumawa ng desisyon. Bago natin pag-asipan kung paano natin maayos, ma-address yung isang solusyon na permanente, na hindi sila maaabuso o mamimisuse ng mga korap na opisyal o ng mga sindikato. Actually, Chinese are very hardworking. I see that. Grabe sila sa hard work. Kahit na although na aminado akong karamihan sa kanila hindi nakapag-aral, anong choice meron sila? May utang sila. Kailangan nilang bayaran. Pag hindi nila sinunod yung boss nila, sila yung gugulpihin. Or else, babayaran nila yung utang na yun from the headhunter lang, kalahating milyon, 1 million. Saan sila kukuha nun? Dito, wala silang pamilya. Hindi nga sila makapag-English, makapag-Tagalog. Paano na ipaliliwanag yung kaso? Tapos malalaman mo, nasa kulungan na. Sir, kumuha ba kayo ng interpreter? Hindi na, alam na yan. Bakit mo nalaman nyo? Hindi nga nakapagbigay ng side yung Chinese ko eh. Tapos ayun, nasa kulungan. Diba? Anong, wala rin silang human rights. Wala silang choice. Wala silang pamilya dito. Pag nagsumbong ka sa pulis, ay Chinese to, naku, kalahating milyon ang ulo nito. Bibenta ko na lang to sa kabilang operator, pwede to, pera na to agad. Oh. So yung mga illegal operator na yan, grabe. Hindi nyo ba alam, kaya yung mga Chinese, hindi nyo alam ang struggle. Pag nagsumbong sila, papatayin sila. Yung mga sindikato, sige, subukan mo magsumbong, patay pamilya mo sa abroad. Oh, anong choice nila? Tapos yung mga illegal operator niyan, baka well-connected din yan sa lahat. Ah. Una sa lahat, ang mga illegal sa mga Chinese operator dito, bawal silang makipag-usap sa gobyerno. Unang-una, hindi sila knowledgeable sa batas natin. At sa batas ng POGO, bawal silang makipag-coordinate sa kahit kaninong gobyerno. Dahil alam nila ang gobyerno, ginagawa lang silang gatasang baka. Yan ang malaking milking katotohanan cow. Dyan. Yes. Totoo niyan, pag sinabi mong POGO, kahit ako, sa maliit na bagay na lang, pag naka-Alphard ka, kahit wala kang violation, 10,000 agad dyan sa Molito. Grabe. Oh. Ah, sinabi mong POGO ka, lang? Walang naniniwala na wala kang pera. Ako, marami na ako nakaaway dyan. Grabe. Kahit mga kaibigan ko, lahat tinabla ko. Lahat ngayon dinideactivate ko lahat. Di ba, Will, wala na akong social media. Wala. Pag sinabing, isa yun sa dahilan, kaya ayokong magpa-identify. Kasi unang-una yung buhay mo. So hindi ka na nag-ooperate ngayon? Ngayon hindi ako nag-ooperate. Kasi yung mga tao ko nga nawawala. At as I said, hindi ko kinukonsinte lahat ng mga masamang gawain nasa POGO. Pero ang POGO noon, okay, no, ay nagbibigay ng oportunidad sa Pilipino, sa real estate. Kaya lang ngayon naabuso ng mga corrupt, na mga pang-abusong gobyerno at ng mga sindikato. Actually, ngayon, nagjo-join force sila eh. Anong choice ko bilang operator? Legal operator. Legal operator. So, I let it go.
basta ma-survive ka lang. Kasi kahit naman mag-operate ako, mag-bankrupt na nga ako, tapos yung mga tauhan ko, mawawala, mabibenta sa iba, tapos maharas ka pa ng mga pulis. Grabe ka pa. Physic, magkakaroon ka pa ng kaso, mababaliktad ka pa dahil sa lisensya na yan, although naligal ka naman. Plus, ang mahal ng tax, ang mahal ng monthly gross revenue ng PAGCOR, which is I want to talk to the chairman din to review the PAGCOR manual and the revenue. Kasi alam naman natin ngayon na pinagbabawal yung gambling, tapos ang taas-taas ng mga juice, tapos sasabayan pa ng tax aside from LGU. Anong ibabayad ng isang operator? Unless kung gagawa ka talaga ng scam o ng isang illegal just to afford, ma-afford mo yung, ma-continue mo yung maintenance. Yan. Tapos meron pang yung pandemic, obligado pa kami magpa-swab test. Ha? Swab test, which is 30% lang naman ang manpower na allowed noon. 'Di ba? Dumadaan kami talaga sa matindi. Samantalang wala namang player will eh. Dahil sa China, lagot ka sa China pag nalaman naglalaro ka diyan. Kahit yung mga card, hinaano na ngayon eh, card ang binabayad sa amin pag maglalaro ka. Sa kasi i-casino ako, pero meron din kaming ano, video streaming. So, ano magiging profit mo kung ikaw ang legal kagaya ko? Tapos meron pa ngayong nangyayaring kidnapping, ano, mga taong pa nawawala kasi kinikidnap, dinadayin pala, binibenta. Sabi ko, di ba sabi, eto pa nakakatawa, yung kidnapper na sinasabi nila, ha, nang tinulungan ko, ako na biktima. Dahil ako nagkakaso ng human trafficking, I swear to God, pati yung mga tao ko na nakakulong, sabi, palalabasin daw sila, iurong ang kaso, magbigay daw ako ng 20 million, pati ako, ha? Grabe. So ngayon, kinwartahan din ako. Dahil sa sobrang takot ko, sabi ko, Diyos ko, sa buong buhay ko, hindi yata ako na nagkaroon ng DOJ case, kahit barangay. Alam mo yan, Will? May nagtanong dito, paano ka napunta sa legal POGO? May joint venture partner? Actually, ang POGO operation, maraming mga partner yan. Kaya lang, since ako yung Pilipino, ako yung nakakaalam ng batas, at alam mo naman, marami rin ang connection sa gobyerno. Yes. Alam din ano, na gusto kong turuan ang mga legal na POGO na magtrabaho, magnegosyo ng legal, at pang matagalan. Pero ang nangyayari, sa nakikita ko, kaya mga Chinese, nagtataka rin ako, hindi ko maturuan, gusto lahat shortcut, kasi may nagtotolerate din. Doon sa agencies na collapse. Yeah, sa mga government agency concerned. So, yung gusto mo, legitimate ang transaction, maayos. Oo. Pero may mga nagsusuhol din sa iba-ibang yeah, agency. Meron din silang mga kausap sa ibang agency. Pag sinabi ko, alibawa, sila nalang gagawa nun. Yo, pag sinabi ko sa 9G, tulad niyan, medyo matagal, dadaan sa proseso, mga 2 months. Pero pag meron ka namang resibo na on the process na wala namang problema, hindi, nagugulat ako. 1 week lang, meron na kaagad siya. Paano nangyari ito? May iba nang, minsan napapahiya ako eh. May iba daw umasikaso, pero pag tinanong mo yung price, antindi. Magkano yung price ng 9G mo? Sasabihin niya, 300,000. Ano yung 9G? Yung 9G visa, as in yung working visa. Kasi syempre, hindi ka pwedeng mag-start pag walang 9G. So sabi ko, baka 1 month pang processing niya, pero meron ka namang ono kasi syempre, magpi-fingerprint ka pa, tapos lalo yung pandemic by schedule. So nagulat ako yung tao ko, meron siyang 1 week lang daw. Paano nangyari yun? 1 week lang. Eh, alam ko, pandemic eh. Tapos nagulat ako. Sabi ko, magkano binayad mo? Sabi niya, 350,000. Oh. Isang worker, 350,000? Oh. Grabe. Instant yun, ha? Instant yun. Eh, yun sinasabi sa Senado na pastilla sa to yun? Totoo yun. Actually, maraming nakakapasok dito na walang passport. Tapos, bawat ganyan, may bayad na? Million ang bayad dyan. May escort grabe. Pa sila. At, take note, ang gumagawa rin ng fake na passport sa identity, nasa immigration din. May fake passport pa. Oo. Magkano naman isang fake passport? Ang pagkakaalam ko, 1 million to 2 million. Grabe. Tapos nung tinanong ko yung... Parang ano yun sa ano, James Bond movie? Meron na akong tao, umiiyak sa akin, sabi niya, binablockmail daw siya ng immigration. Pag hindi daw siya nagbigay ng demand, ipapahuli daw siya dun sa intel ng immigration. Wow. Kasi isasabihin daw na fake daw yung passport niya. Isamantalang sila yung gumawa nun. Sila din nagpapahuli. Grabe, nakakasya. Tapos pag sa bikutan, gagawan din na para pera na naman. Grabe, kaya pala. Anong gagawin ng Chinese? Anong grabe. Choice meron sila? Pinapasok mo ako dito, wala akong passport, binayaran ko 1 million. Tapos ikaw nagbigay ng fake identities, ikaw din magpapahuli sa akin. Pagdating sa bikutan, bugbog ako, torture ako. Tapos mag-atawag ako ng mga kaibigan kong Chinese na kailangan ko ng 5 million kahit walang release order, aalalabas ako. Eh, babalik-balikan lang nila yung Chinese na yon. After 1 month, yun na naman target nila. Ibang ano na naman, ibang departamento na naman ang kukuha. Grabe. So,
So, anong choice ng, yun ang sinasabi ko kaya nandito ako. Hindi ko inaano ang Chinese. Pero, nakita ko sa sarili company, sa Ayala, Alabang, lahat ng mga operator. Kaya yung iba walang choice ang ginagawa. Meron pa, minsan yung bahay pa mismo pinapasok sa kabina blackmail. Dahil alam na pogo ka. Pag pogo ka, parang piling ka, ATM ka eh. Lahat ng tao. ATM. Pati bahay mo, kulang na lang po dalhin eh. Grabe, ba't di ka nagsabi? Sana. Kumatak din kami. Kasi ang mga Chinese, sorry. Pumunta rin naman yung iba dito, gustong magnegosyo. May kita mo yung mga Chinese, they're very hardworking. Well, kaya lang sa sobrang demand nila, nangungutang yung mga Chinese sa mga kaibigan nila ng pera. Wow. Just to survive, to continue the business. Pero walang tigil to. Ginagawang kaming gatas ang baka eh. Grabe. Kay Guts, nga iba blackmail mo ko? Grupo nyo rin ang kukuha sa akin? Oh, Miss Ruth, curious ako. Ano nagbago sa situation nyo? Bakit noon ayaw kayo magsalita sa public? But ngayon, kampante kayo, mas okay na kayo magsalita ng katotohanan. Ano nagbago sa sitwasyon ninyo? First, kasi unang-una, talking about personal, na. 1 year na rin yun. Kumbaga nasa healing period na rin ako. Pangalawa, yung trauma nawala na. Nawala na yung trauma personal sa akin. Pangalawa, inisip ko, pag etong pogo na sarado, anong mangyayari na hindi nyo nalalaman ang katotohanan? Ibabalik sa China yung mga Chinese, i-deport yan, papatay yan, ikukulong yan. Biktima lang din po sila. Hindi po nila ginusto na magtrabaho sa isang gambling na alam naman ng China at alam din naman ng Pilipinas, yes, bago na post dito na illegal yan. Ngayon, pinayagan nyo eh. Tapos ngayon, ibabalik nyo na naman sila dyan. Ibiktima na sila dito physically, mentally, financially. Pati yung magulang nila, wala ng pera dun sa China, nagsasangla na ng mga lupa. Para lang itubos dun sa employer nila na para pangbayad dun sa mga ano makalabas lang. Ngayon, pag pinalik mo sa China yan, syempre, hindi mo, paano mo lalabahan ng gobyerno China? Automatic, wala nang kinabukasan yan. Grabe. Ilang taon yung mga tao? 25, 27, 30. Nasa peak pa yan. Pwede pang magpamilya. Thank you. Malaki thank you. Yung masisirang kinabukas. Nasira na sila dito ng mga pang-abusong employer at mga corrupt na gobyerno. Magaling ka magsalita, ha? Magaling ka mag-explain. Hindi kasi, makaya ako magaling dahil ito ay base sa aking experience. Actual. Sa mga tao ko. Actual at ako ay may simpatya. Hindi sa mga Chinese, hindi ako sa Pilipino. Ako po ay para sa katotohanan. Dito niya unang in-expose ito sa Pandesal Forum. Oo nga eh. So itutuloy-tuloy natin ito hanggang sa Senado. Oo. Baka may tanong pa ang media friends, hawa kaya mahiya. Ruth, saka si Jigs. Ito ang sinasabi ko sa inyo, public awareness to. Marami kayong hindi alam sa katotohanan. Ang nakikita nyo lang yung crime. Pero hindi nyo nakikita ang root cause, kung ano ang struggle, kung ano ang hardship ng mga Chinese. Saka yung layers ng corruption, paulit-ulit ang marami. Paulit-ulit. Palabas-labas, pasok lang yan sa kulungan. May magpapiansa, utang na naman sila, bayad na naman, i-raid na naman after another month, ibang grupo na naman to, ibang departamento na naman ibang to, pasok na naman corruption. Yan. So ang nangyayari, paano ka makakabayad sa utang? Hanggang sa bugbog sarado ka na. Kaya maraming pong nagsusuicide. Nagpapakamatay dahil hopeless reason. Na po. Para kang nasa rat race eh. Oo. Ito pang yung boss ko, paano ko mababayaran? Eh, may utang ako. Paano ko makakalabas dito? Ayokong gumawa ng masama, pero kailangan ko siyang bayaran eh. Wala akong choice grabe, eh. Grabe. Tapos, problema, mare-raid ka na naman. Eh, ayokong makulong eh. Tapos, binibenta pa pala. Nagbibentahan ng ano. So, anong choice ng mga Chinese ngayon? Grabe, wala. Parang yan ano to. Yan ang hindi nyo alam. Kaya sinasabi ko minsan sa law enforcement, sige, masaya kayo kasi may commission kayo. Pero hindi nyo alam, may isang buhay na magsasacrifice dyan. May bubugbugin dyan. May papatayin, may kukorientehin, may tutorturein. May magbabayad. May mababaon sa utang. May buhay na mawawala. May kinabukasan dahil sa commission nyo. Saka yung legal operator na katulad nyo, dahil sa legal operator, namoblema ako. Unang-una, konsensya ko yan. Dahil kahit pa paano, walang pamilya dito. As legal operator, responsibilidad ko yan. Kaya sila nagtatrabaho sa akin, mabigyan sila ng oportunidad. Kasi sa China, no, wala silang opportunity. Sa mga rural area galing yan, no? Fujian. Sa mga probinsya rural, yan. Rural areas. Hindi sila nakapag-aral. Usually sa kanila. Kaya naman mindset sila pag pulis takbo. Instead na kuya, tulungan mo po ako, inaano po ako ng employer, kinaabuso. Hindi na. Ayaw na makipag-ano. Kasi corrupt, karamihan, marami. Naku, patay, ibenta na naman ATM ako yan. ATM ang tingin. Naku, pag Chinese, parang ano eh. Parang hotcake eh. Instead na tulungan, eh, magandang ano to ha. Mukhang magaling-galing to sa computer, 800 ATM. To. Ito, medyo okay to. Kasi depende sa skills eh. IT ka, yung sinasabi kong 500, ordinary lang yun ha. Kasi may mga Chinese na
player eh. May marami siyang kilalang player sa ano, na mga lumaglalaro. Sa kanya tawag na nilang skills talaga. Magaling sa mga language. Oh, eto 800 to. Kasi pwede to, team leader to eh. So, depende pa yon. Grabe. Eh, paano kung makuha mo yung pinaka-manager? 5 million yan. Ay, grabe. Kasi Batman yan. Yung manikita yung boss-boss, hindi naman talaga boss yan. Grabe. Yan ang tatawag nating operation manager, katumbas ng operation manager sa Pilipinas. So, pag operation manager ka, syempre, ikaw lahat ang in-charge sa operation. So, mas malaki yung responsibility mo, mas malaki yung value mo, mas malaki yung benta sa'yo. Oh. Ano ko sabi kutan? Siguro 10 million to. Oh. Thank you, thank you. So, paano ba? Hindi na nga sila nakakapagpadala ng pera sa pamilya nila. Bugbug pa sila. Thank tapos dito lang sa Pilipinas, sino nakikinabang? Tayo, yung mga tiwaling opisyal. Tapos ibabalik nyo sila sa China. Pag binalik sa China, papatayin niya mga yan. Yung mga passport nila, ikakat. Iba, isipin mo naman. Amazing. It's a joint responsibility. Thank you very much. It's a commitment. Baka may one or two last questions pa kayo o kayo mahiya magtanong. Then lunch will be served. Paki-identify lang taga anong media kayo. Hello, I'm Rafi Rigo po ng Noonbreak Balita at DWAD Radio. Yes. Kay Ma'am Miss Ruth, kayo po bilang POGO operator at nakaranas ng matinding trauma na halos sa ating mga government official. Ano pong masasabi natin sa mga law enforcer natin? Ako talaga, noon pa, I'm very disappointed. Since na naranasan ko to, dati disappointed lang ako. Ngayon, naranasan ko to. Actually, I deactivate them all. Ngayon, kahit kaibigan mo, wala na ako pinagkakatiwalaan. Dati, nangingi akong tulong, pinagkakatiwalaan mo. Pag mataas yung presyo ng isang operator, doon siya. Di ba? Eh, si Miss Ruth, 60,000 lang, 500,000 to. Ang sakit sa akin nun. Yung ginawa nila. Nakipag-bid pa ako, tao ko yan, binid mo ako, eh, law enforcement ka. Di ba dapat binigay mo sa akin? Eh, samantalang kaibigan kita. Tapos sinusuportahan ko lahat ng ano mo, pares tayong Pilipino. Pero dito sa POGO, walang kaibigan dito. Kahit ako, ayoko talaga nagpapakilalang POGO ako. Kasi hindi ako proud. ATM. Kasi feeling ko ATM ako. Kasi sabi ko wala akong pera, nagtitindala ako ng ganito. I'm very try to be humble. Alam nga nila, ano lang ako, simpleng tao lang. I try to hide my identity. Kasi sa totoo lang, lahat naman talaga ng operator hindi nagpapakita sa ganito. Kasi hindi lang yung pamilya mo eh. Pag sinabing POGO, ang laki ng involved na pera. Talagang kikidnapin ka. Walang naniniwala. Oh, thank you, Ruth. Yung buhay mo, yung kinabukasan mo, wala. Saka sa gobyerno, okay, wala talaga. Marami lang, i-reserve na po natin yung iba. Yes. May isang tanong naman dito about labor union president okay. daw ng IBC. Ito, babalikan natin saglit yung IBC 13. Alam ko kung kapos tayo din sa oras dito, pero gusto kong ma-ano rin ito sa labor union ng IBC pagkat ito po ang isa sa malaking issue na dapat nating tutukan din. At yung mga sinabi ko kanina, siguro andito naman yung labor union president ng IBC 13. Hingan andito din natin. Ba siya? Oh, andito. Hingan din natin siya. Pwede at natin pakilala. Si Mr. Alberto Sanchez Libuon. Siya po ang presidente ng labor union ng IBC 13. At least makunan natin siya ng konting mensahe din. Para yung mga sinabi ko, baka i-confirm niya sa atin. Yes, diba? Kahit na maikling mensahe. Huwag na tayo mag-lunch. May lunch tayo dito sa Pandesal Forum. Magandang tanghali, Sir Will, Sir Diego. Ma'am Ruth, nakakatakot katabi itong POGO na ito. Baka. Actually, sa IBC, yung binanggit ni Attorney Magpantay kanina, lilinawin ko lang din yung binabanggit niya kanina. Totoo po lahat yun. So, siguro, pag sinabi kasing corruption, background lang din, 22 years na rin ako sa IBC. So, from the start, nag-start po yung privatization, hindi pa po ako empleyado. 22 years na hindi pa ginagawa yung privatization? Yes, Sir Will. Kasi nga, ang privatization from the start, hindi ko maintindihan. So, every 6 years kasi nagpapalit tayo ng administration. So, pag nagpalit kasi ng administration, iba na naman yung upong secretary, ibang upo ng presidente. So, ang nakikita ko na parang step by step dun sa every six years, panahon ni Pinoy, panahon ni President Duterte, ngayon panahon ni PBBM. Hindi ko alam kung bakit hindi natutuloy yung privatization. Hindi ko alam kung anong meron, anong bang may kita dyan, sino ba yung nakikinabang, sino ba yung dapat na... Una-una, ang nakikita ko kasi, nung po ako presidente ng union ng IBC, 2019. So, sa 4 years na pag-upo ko, from the start pa lang, may mga write-ups na ako sa dyaryo na nilabas for 3 months during pandemic. So, mababasa nyo sa Hato Tabloid si Ate Rose Nobinaryong
sumulat, nandun na lahat yung ano, yung mga issues sa COA, yung mga COA observation report ng mga management namin, yung sweldo, yung violation ng sinasabi ni attorney kanina regarding do sa equipment, violation ng RA 9184, yung procurement law. So we humihingi ng pera sa gobyerno na 185 million. Wala nang bidding yon. Basta sila lang ang magbubuo ng back, bibili ng equipment. At totoo din po yon na yung equipment, binili ngayon, next year, obsolete na. So, sayang. Sayang ang pera ng gobyerno. Sayang ang pera na dapat napakinabangan din ng empleyado. So, sa mga retirees naman namin na may utang sa amin, ng 2008 retirees to 2019, 400 million po yan. So, yung sa joint venture agreement na dapat na napakinabangan namin, sabi nila, bayad na daw po sila. Ang joint venture agreement po namin is 728 million. So, ang laki, di ba? So, yung series of incident niyan, medyo wala daw kita si IBC, walang pinagkukunan. Pero pag tinignan mo yung COA report from 2010 up to 2022, makikita mo na yung mula management, directors, may mga lumalabas na pera na 9 million, 8 million a year. So pag kinuwenta mo yan ng ganung kahaba, pero yung naiiwan dito, yung mga empleyado, yung ranks, hindi na increasean, hindi na bigyan ng yung mga overtime na di-delay. So yun yung mga yun ang gusto kong kaya buti na lang si Citizens Crime Watch, si Attorney Topacio at si Sir Magpantay. So siguro ito yung pagkakataon na sinulat na rin namin to sa mga nakaraang presidente. Nakadakit ito, binigay namin sa kanila yung ano, yung mga ano nangyayari talaga sa IBC. Position paper na nga ito eh. Pero until now, talagang parang pag binigay mo ron, walang sagot. Nagpa-dyaryo ka na, walang nangyayari. So, pagkakataon na siguro ni Citizens Crime Watch na mag-intervene kasi sinulatan namin sila noong August 20. So, January, ano na po tayo ngayon. Kaya sabi ko nga, hindi na po pwedeng hindi natin ituloy yung magiging kaso ng mga taong ito. Kasi nga, sa ngayon nga, pagka empleyado, hindi na ingresan. Meron pang excessive yung mga perks eh. So, ganun din. So, kaya minsan nakaka-straight na lang na parang paulit-ulit. So, buti na lang yung makita sana ng mga kidnapper yung POGO, yung mga manager namin, pakidnap na. Joke lang ba? Joke. Ano lang ba? Biro lang ba? Una-una. Yun lang. Sa party naman namin sa union, gusto namin na ano, na ayusin. Pero, salamat po sa Citizens Crime Watch na nagkaroon ng pagkakataon na ano, na mapansin kami. Kahit thank na sumulat you na kami sa gobyerno, hindi rin pinapansin. Dito kami sa media, pinadyari na rin namin, medyo tumahimik ng konti. Tapos, eto na, ganun pa rin eh. Walang. Kaya tumutulong sa amin si Citizens Crime Watch regarding dyan. Thank you very much. Anong full name niyo ulit? Alberto Liboon. Alberto Sanchez Liboon po. Liboot. Opo, opo. Presidente ng Union sa IBC 13. May time tayo for one last question kasi magla-lunch na tayo. Or kung gusto nyo, pwede nyo lapitan naman sila. Mamaya sila Miss Ruth, sila Alberto, tsaka si Mr. Magpantay for their, kung may interview pa kayong gustong tanungin. May time tayo ngayon for closing statement. Hingian natin ng closing statement. Unahin natin si dito na lang umpisa or sa dulo na lang? Sa dulo na lang, tapos papunta dito kay Mr. Magpantay. Closing statement ninyo sa labor union ng IBC 13, Mr. Alberto. Pero yun lang, mapakinggan kami ni PBBM regarding po sa hinaing po ng empleyado ng IBC. At yung mga retirees po, sana mapagbigyan na po na mabayaran ng buo kasi marami na rin pong mga namatay. At sana kung yung IBC mapaganda pa or matuloy na po yung privatization dahil yung franchise naman po namin ready for renewal yan for 25 years. So ibang mga media outlets pwede open po kami sa mga ano, sa mga kung po pwedeng makuha nyo yung mga due diligence siguro kay Secretary Chelo Garapil siguro baka pwede kayo mag-inquire. Kasi under po kami ng PCO. Yun lang po, magandang hapon po. Thank you very much. Si Miss Ruth Abalos, dali ha. Yung apelido niya, pati kung hindi ko
maganda yung Italian na pilido eh. Miss Ruth Avalos Pomposelli. Baka pwedeng closing statement yung anong appeal ninyo sa gobyerno, sa publiko? Ang appeal ko sa gobyerno, sa lahat, sa public at lalong-lalo na sa ating mahal na Pangulo na sana mabigyan ng pagkakataon na malaman nyo ang katotohanan sa POGO. Ang POGO ay isang napakalalim at masalimuot na industriya na sana wag natin husgahan ang POGO based sa nakikita nila. As I said, victim lang ako. Pero hindi ko tinitingnan ang sarili ko as a victim. Tinitingnan ko pa rin ang mas nakakarami. Dahil ako ay isang Pilipino at nagpapasalamat ako at ako'y naging Pilipino at nasa demokratikong bansa tayo na may pag-asa at lagi naninindigan at may kalayaan. Pero ang aking mga Chinese, ang inaapil ako dito na kung ibabalik sila sa kanilang bansa, alam niyo naman natin lahat na communist sila at alam natin lahat na illegal ang pagkakapunta nila sa ganito at hindi rin nila ginusto. At isa rin po silang biktima. Wala pa rin sila talaga, yung 72. Hindi mo mapahanap up to now? Wala pa. Nasa ibang operator na. Pero isa lang ang sinisigurado ko. Hindi lang yung 72, hindi lang yung mga tao ko, lahat ng mga nasa POGO. Ang inihiling namin, isa lang ang sigurado. We ask this government, a Republic of the Philippines, we asking for the fair justice, human rights, the rule of law, and the hope and humility. That's what the POGO and gambling industry asking for. Thank you very much. Oh, National President ng Citizen Crime Watch, Mr. Diego Magpantay, anong closing statement niyo about POGO controversies and about IBC 13 alleged corruption anomalies? Well, una-una, pasalamatan ko si Mr. Libuon, yung presidente po ng labor union ng IBC 13, pagkat andito din siya ngayon, at least siya mismo, sila ay nakakaramdam kung ano yung problema sa IBC 13. At nagpapasalamat ako sa kanila because sila po ay nag-cooperate sa amin. Habang nag-i-investigate po kami, nakakuha po kami ng mga information sa kanila. At sa part naman ng management, sinulatan namin, hindi pa rin sumasagot ngayon. Well, anyway, kung ayaw nyo sumagot, alam nyo yung sulat namin sa management, bago tinanggap, pinagpasapasahan pa ng kani-kaninong kamay doon bago tanggapin. Well, ipagpapatuloy po namin, gaya po ng usapan namin ni Atty. Ferdinand Topacio, pagpapatuloy namin ng imbisigasyon at magsasamba po kami ng kaso laban sa mga korap na officials ng IBC 13 at yung issue sa pribadong korporasyon na pumasok sa IBC 13 doon sa compound, nagtayo ng malalaking building, yung R2 Builders. Aalamin din po namin yung inyong joint venture agreement ko ito ay dumaan ilang sa tamang proseso. Ilang building na? Marami na, siguro. Hindi lang lima. Matataas sa building na to, mga kondominium. Aalamin po natin yan kung ano talaga at yung pa mga problema dyan sa IBC 13. At si Ruth naman, ngayon, lumantad na po dito sa atin. Hindi man siya lumantad noon sa Senado. Dito siya lumantad sa Pandesal Forum. Malakas yung Pandesal Forum kaysa Senate. Dito siya lumantad. So thank you very much, Ruth, sa paglantad mo rito at at least makabigay tayo ng linaw sa issue ng POGO. At nasa atin na rin decision niya, mga kababayan natin, kung tutuloy natin o papayag tayong pagpatuloy ang operasyon ng POGO, ito ba'y nakakatulong talaga sa atin o hindi? Kayo po ang sasagot niyan. At siyempre, kay Ka Wilson, nagpapasalamat din ako pagkat pinagbigyan din tayo dito sa forum na to. This is my second time na mag-appear dito sa forum na ito. At thank you very much, Ka Wilson, pagkat andito ka rin sa CCW sa pagsuporta. At of course, yung ating mga kaibigan from Mindanao, si Doc at yung kanyang misis, yung kanyang may bahay. Thank you very much also for coming over here. At sila ay mga bago nating kasangga dito sa Citizens Crime Watch. And of course, sa ating mga kasamahan sa media, maraming salamat po sa inyo. At ipagpapatuloy po natin itong ating mga pinag-usapan natin ngayon, yung ating mga isinuwalat na mga issues. Ipagpapatuloy po natin ito
hanggat hindi natin makuha ang linaw at makuha natin ang hustisya. Hindi lamang sa side ng IBC 13, kundi dito sa operation ng POGO. Thank you very much din sa representative ng PAGOR. At tayo naman, sumusuporta tayo sa PAGOR. Kung ano yung mandato ng PAGOR, malaki po na itulong ng PAGOR sa atin. Kanya lamang, dito po sa operation particular ng POGO, mukhang kailangan nating i-review mula sa pagpasok ng mga workers na ito mula China hanggang sa naandito na sila, ano ba talaga yung kanilang tunay na activity dito at paano sila nabubuhay dito sa atin sa kamay ng mga sindikato na mula sa China. So sa inyo pong lahat, maraming salamat po at magandang tanghali. Thank you for attending dito sa Pandesal Forum ng 84-year-old Kamuning Bakery Cafe.